dapat tulungan ng Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim in Mindanao na makamtan ang kapayapaan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. sa pagharap sa mga sundalo. Naniniwala si Pangulong Marcos na magkakaroon ng magandang bunga ang nasimulang usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Kasama na kasi ngayon ang iba't ibang grupo at si Moro Liberation Front Founding Chairman Normie Suari. Sa kabila nito, pinag-iingat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga sundalo dahil na rin sa mga extremist group na may banta sa kapayapaan sa rehiyon. Yun, nandiyan pa rin ang threat sa inyo dyan. Kaya you cannot let your guard down also. You have to stay vigilant and stay careful so that this peace process, hindi naman pumutok ito. And pagka may nangyari, tigil lahat. We will have to start again and talk to everybody again. But if you can keep the peace in your areas, then that will be a big help para sa ating peacekeeping process. Hindi isinasara ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang pinto para sa posibleng pagtakbo sa mataas na posisyon sa 2028 national elections. Isa sa mga naiisip na maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 si Hontiveros. Para sa senadora, ang mahalaga sa kanya ngayon, maagang makapaghanda ang oposisyon upang makalaban sa darating na eleksyon. May mga iba pa rin anya na maaaring tumakbo sa mataas na posisyon gaya ni dating Vice President Lenny Robredo na kasalukuyang umuupong chairperson ng Partido Liberal. Dagdag pa ng senadora, mas nakatuon ang kanyang pansin sa ngayon sa pagpapalakas ng oposisyon para sa 2025 midterm elections. Ako at naming lahat sa oposisyon ay una magpadami ng opposition senator sa 2025 and then patuloy na magpalawak at magpalakas para pwede kaming lumaban sa hanggang sa mga posisyon ng presidente, vice-presidente et al. Sa 2028. Samantala, tila natakot si Franz Castro sa bagong gagawin ng COMELEC Commissioner Garcia na ikakapahamak ng Makabayanlak. Ayon kay COMELEC Garcia, nangangailangan ng pag-amyenda sa 1987 Constitution ang panukalang pagbuwag sa party list system ng bansa. Ang pahayag ni Garcia ay matapos himukin ni dating Pangulong Duterte ang bagong administrasyon na buwagin ang party list system dahil ginagamit umano ito ng makakaliwang grupo upang pabagsakin ang pamahalaan. Yung second topic ko po, Mr. Chair, ay yung tungkol doon sa... Anyway, karaniwan naman itong nangyayari, ano? Yung nagkakaroon ng mga black props tungkol doon sa opposition o yung naglalaban ng mga kandidato. Pero ito po, Mr. Chair, may binanggit ang chairman natin ng COMELEC, at lalong-lalo na po si Attorney John Rex Laudianco, kaugnay noong, ano no, yung peke na resolution daw ng COMELEC kaugnay sa disqualification ng Makabayan Black. So, ano po ba yung mga pwede nating gawin sa mga ganitong mga pinalalabas na mga resolution na naka-identify po yung mga pangalan ng mga COMELEC officials? Kasi hindi lang po yun sa Makabayan sa mga local election din, nangyayari din po yun. Maraming salamat po, Mr. Chair, Your Honors. Actually po, nire-refer po namin lahat yan sa National Bureau of Investigation. Lahat po ng mga matataas na opisyal ng COMELEC, palagay ko po kahit ako ngayon, ay sinisimula na po magkaroon na rin ng fake na signature. Nung nakaraang linggo lang po, may isang lumabas na isang memorandum daw mula sa aming law department upon verification, even from the heading and the signatures and the designation, definitely not coming from COMELEC. Lagi po kaming nabibiktima sa ganyan. And that's why we are really asking our law enforcement authorities, most especially po the NBI, na matulungan kami upang mahanap yung mga taong involved. Kalimitan po, Your Honor, Your Honors, lalabas po kalimitan yung mga ganyan yung malapit na eleksyon, lalo na sa may mga kaso na pending, na naka-pending sa amin sa COMELEC para palabasin na kunwari, yung mismong, yung isang tao, isang kandidato ay disqualified.
So it will take time before they can verify before the commission election whether indeed such a resolution exists or such a resolution is was really promulgated by the COMELEC. Ang ginagawa po kaagad namin, Your Honors na lang, ay pag may nagtanong sa amin, immediately we will issue clarification at the same time to the person involved and to the local COMELEC involved. We will issue the necessary notice that there was no such a resolution. So ito po particular sa Makabayan mga party list, ano na po ang development dito? Yes po, nirefer po namin yan for investigation and again, medyo naging maagap naman po kung napansin niyo po, Your Honors, ang commission election, we immediately, not only our spokesperson but this representation when he was still a commissioner, we immediately made a statement and denounced the existence of such a fake resolution. Thank you, Mr. Chair. Sana meron pa rin gawing na mas iba pang mga dapat na gawin kaugnayan dito kasi hindi lang po Makabayan yung affected. Sana po makakuha kami ng updates, kahit na updates, kasi isa rin po ako doon sa complainants, Mr. Chair. Labas po dyan sa mga cases na yan, Mr. Chair, gaano po ba katagal nare-resolve ang mga ilang mga kaso? Ilan na po ba yung kaso, by the way, na nasa COMELEC, Mr. Chair, as of this moment? Mr. Chair, Your Honors, dun lamang po sa atin pong mga election offense cases, katulad po yung inyong nabanggit kanina, yung sa una po yung katanungan, we have at least mga 2,400 pending cases. The reason, Your Honors, because nationwide po kasi yung tinatanggap namin, pag po kasi may nag-file ng isang kaso sa isang munisipyo or kahit sa isang barangay lang, it will have to be filed before the COMELEC Law Department. And the COMELEC Law Department usually will require our provincial election supervisors to investigate, to proceed with the investigation. Or minsan naman po, doon pinapala sa mga provincial election supervisors o sa local COMELEC and they will be the one to conduct the investigation. But the final say as to whether may probable cause, Your Honor, o wala ay ang main office ng COMELEC, more specifically, ang commission and bank. So doon po medyo sa sobrang dami po ng mga kaso talaga, we will readily admit na we were so overwhelmed. Mr. Chair, Your Honors, isang sample lang po. We have a pending 400 cases involving candidates who failed to file in two consecutive elections. Subject po sila, they will be subjected to perpetual disqualification to hold public office. Ang problem po, Mr. Chair, Your Honors, is that they still have to undergo the so-called due process. It is elementary principle that we will have to afford them due process. So these cases are being resolved by the two divisions of the COMELEC. Dadalwa lang po ang division namin. At number two po, Your Honors, ngayon lang po kasi kami, pito po kaming miyembro dapat ng COMELEC, isang chairman at anim na commissioners. At kung natatandaan po ninyo pong lahat, ay may tatlo pong nawala na chairman and two commissioners, and that's why po na kumunti lang po yung miyembro ng komisyon. And so, that is not an excuse for not being able to resolve immediately the cases. But since kami po ngayon ay lima na, together with the newly appointed commissioner, but in a regular appointment classification, then hopefully po we'll be able to expedite everything, Your Honors, after the appointment of the last commissioner. Thank you, Mr. Chair. Pero meron po kasi itinatakdang prescribed number of days na dapat na ma-resolve ang mga kaso according to the law. So halimbawa, yung isang kandidato, nagkaroon ng complaints against isang kandidato regarding kung sino yung nanalo, di ba? So matatapos na yung term ng isang kandidato, Mr. Chair, ay hindi pa nare-resolve. So ganun po yung nangyayari. Sa tagal ng pagre-resolve ng kaso, yung halimbawa ng kandidatong nanalo, hindi na siya nakapag-serve ng kanyang o one day na lang or two days na lang, may mga ganyang kaso kasi. Kaya dapat makapag-isip tayo ng innovations, pamamaraan, para mas madali natin mariresolve po yung mga kaso. Thank you very much, Your Honor, sa suggestion po, and that's a wake-up call on the part of the commission election. But we would like to promise the Honorable Committee, we will resolve immediately the cases. As far as election offense cases are concerned, we had been talking about the so-called constitutional guarantee to expeditious resolution of the controversies. And our Supreme Court had already affirmed dismissal of cases, especially po pagka napakatagal na wala namang kasalanan ng accused or respondent.
we are now thinking of dismissing certain cases dahil medyo napakatagal na po na hindi naman kasalanan nila. It may be our fault or because of certain processes. Tungkol naman po, Your Honor, sa issue ng mga kaso katulad ng disqualification at mga protesta. Yung po kasing protesta, talagang medyo nahuhuli po yun, Your Honor, na nare-resolve kasi po may mga balotang involved. Lalo pa po yung mga balota na kinukuha pa namin, yung din po yung isang problema sa ating umiiral ng mga batas. Pag po may protesta, pinabibilang yung balota, yung mga balota po ay kinakailangan dalahin dito sa Manila kung yan ay nakafile sa COMELEC at dito po bibilangin yung mga balota. Isi-ship pa po yan, pagkatapos i-inventaryo, pagkatapos i-revise po. So talagang matagal, may appreciation of ballots pa po. Yun naman pong disqualification cases, kalimitan po nare-resolve namin sa division level. Ang problem din po, sa ating pong umiiral na patakaran, meron pong motion for reconsideration. Under Rule 18, Section 2 ng COMELEC Rules of Procedure, the decision of the COMELEC Division is not final if there is a motion for reconsideration. So, dalawang level pa po. So, medyo yung pong proseso na yon hindi po tumitigil lang sa division, meron pa pong motion for reconsideration. That's why, Your Honor, Mr. Chair, may sa haba ng proseso, hindi kagad nare-resolve. Although we really readily admit, mabilis na lang po, we readily admit that there is a period under the Constitution to resolve these cases, 90 days. However po, sinabi na rin naman po ng Supreme Court that this is not mandatory, this is merely directory. But we are taking into heart the provision of the Constitution. We will take note of that comment, Your Honor, of yours. Nakinig din po kasi ako dun sa CA confirmation ninyo, Mr. Chair, at nagtanong isang senador na kung magkakaroon daw ng isang line doon sa out of office ba ito na sabing ganun, I will not support any organization that advocates violence or unlawful means to achieve its goals to overthrow the government of the Republic of the Philippines. So, okay po ba kayo dito? Ito yung naitanong ko sa privilege speech ko noon. And this is the slippery slope. Can it be possible for the last enumeration, for the last number, can this be placed? This is just, I'm just toying this idea. For the candidate to declare that I will not support any organization that advocates violence or unlawful means to achieve its goals and to overthrow the government of the Republic of the Philippines. We will include that, Your Honor. Wala pong problema doon, ano? Because that's what the law provides under Republic Act, even Republic Act 6646 and 9369. And yes, Your also Honor. Your resolution 9366. Yes. So you're amenable to that? Yes, Your Honor. Okay po ba kayo dito? Parang sinasabi natin kung okay kayo dito, edi pwede rin maglagay ng line na hindi ako magnanakaw sa gobyerno pag napasok ako sa gobyerno. So pag ganito, necessary pa ba ito yung mga ganitong line sa mga out of office or whatever? Kasi given naman na talagang pag pumunta ka sa gobyerno, hindi ka mag-advocate ng violence, terrorist or whatever, di ba, Mr. Chair? Thank you very much, Mr. Chair. Your Honors, actually po, yung naging katanungan ay para sa certificate of candidacy po. Kung napapansin po natin, meron pong mga declaration doon that I am a natural born Filipino citizen, etc. hanggang number 14. And so, ang suggestion po, baka pwedeng ilagay po yung sa number 15 that I will not advocate violence or etc. So, kasi daw po, and we agree naman po, Your Honor, na nasa batas na po natin yon, kahit po sa Republic Act, sa amin pong COMELEC Resolution 9366 na nakalagay po doon na kahit sa party list at saka sa political parties that they will not advocate any violence or any act to undermine the government of the Republic of the Philippines. So, kasama na po yun. Pwede naman po talaga, in fairness, hindi po mailagay yun. Pwede rin naman pong ilagay yun. Wala naman din pong nagbabawal. And siguro po, ang gagawin na lang po namin, Your Honors, doon, ay gagawa kami ng isang sentence that will be a catch-all sentence. Katulad din po ng mga binabanggit. It will be a catch-all sentence so that it will not discriminate as against one organization, one group, kahit pa hindi direct, kahit pa ang dating implied lang, so that it will not cause undue harm
doon naman po sa organization. We are so careful with that, Your Honor, simply because the commission election is always impartial and should be independent.